kanyang sound. Okay. Judge number one na magkatanong. Judge number one, Miss Percy Pascual. Hello, good evening. Good evening, everybody. Ganda naman niya. Ito lang yung tanong ko. Kung may nagtatanim ng sama ng loob, bakit wala ito sa kantang Bahay Kubo? Okay. Marami pong salamat sa inyong katanungan. Kung may nagtatanim po ng sama ng loob, bakit wala po ito sa Bahay Kubo? Dahil ang isang sama ng loob ay ito po itong, isa po itong hinalakit sa isang tao, kaya ito ay tinawag ng sama ng loob. At hindi po ito gulay para isama sa Bahay Kubo. Yun lamang po. And I thank you. Hi. Hello po, judge number two. Kung meron kang babaguhin sa iyong panlabas ng anyuan, bakit hindi pa lahat? Ladies and gentlemen, sa ganyang katanungan, hiningi niyo ako ng opinion. So walang mali o tamang kasagutan ang mutawi sa akin, mga bibi. Ito yung power opinion lamang. Ang katanungan ay may dialogue sa ganitong pamamaraan. Meron nga daw po akong babaguhin sa aking physical na kanyuan, bakit hindi pa lahat? Tama po ba? For me po, para po bilang isang individual dito po sa ating mundo, wala na po akong dapat pabaguhin sa aking physical na kanyuan. Dahil naniniwala po ako kung anong bigay sa atin ng poong paygapal ang siyang tagapin natin ng bukal sa ating mga puso. Dahil bilang isang tao, oo, pangit kami na hindi kaaya-aya sa mga paningin ng ilan. Ngunit hanggat kami nakatapak dito sa ating mundo, mananatili kami pangit. Ngunit gumagawa kami na ikabubuti namin para sa aming kapwa. Dahil many individual have different perceptions regarding matters as individual may own opinion. Thank you so much po. Yes, partner. Hello po, good evening po. Ito yung question ko sa'yo. Kung may pagkakataon ka na makausap ang gamit niyo sa bahay, anong gamit ang kakausapin mo at ano ang sasabihin mo? Okay. Kung may gamit nga daw po ba akong kakausapin sa aming bahay, ano nga daw po ba yun at bakit? Simple lamang po, isa pong telebisyon. Bakit po sinabi kong isang telebisyon? Kakausapin ko po siya na ipalabas niya ang tunay na buhay ko bilang isang batang kontiserang pangkalawakan na bilang isang breadwinner ng aking pamilya. Dahil po, kaya ko po nasabing ipalabas niya po ang tunay na buhay ko bilang po sa isa pong diskriminasyon na nabubuhay po ko dito sa ating nasasakupan. Dahil ako po ay bilang isang batang kontisera ng pangkalawakan, bumubuhay po ko ng tatlong kong kapatid na nag-aaral po ngayon po. Dahil bilang isang bakla o bilang isang taong namumuhay dito sa ating lugar. And I thank you. Happy piyesta po sa Barangay 93 kay Kapitana Kagawad sa lahat po ng mga kakilala ko sa Barangay 93. Happy piyesta po sa inyo. Okay, ang tanong ko para sa iyo ha, medyo madali lang naman, medyo witty lang. Okay, sige pa. Kung ang 7-Eleven store ay bukas ng 24 oras, 7 days in a week, ano ba ito? 24 hours, 7 days in a week, at 365 days in a year. Bakit may lock ang pinto ng 7-Eleven? Sorry po, sige pa. Okay, ulitin ko ha. Kung ang 7-Eleven store o convenience store na 7-Eleven ay bukas ng 24 hours sa 7 araw at 365 days in a year, bakit may lock ang pinto ng 7-Eleven? Mga kaibigan, mga hurado at mananood, ang natanggap ko pong katanungan, ito po ay isang pabalbal na tanong. Nasa akin na po ito kung sasagutin ko po ito ng maayos o sasagutin ko rin po ito ng pabalbal. Ngunit para sa akin, bakit daw po ba ang 7-Eleven ay may lock kung ito naman po ay bukas ng 24 oras, 365 days in a year, 7 days
Ang sagot ko lang po doon, bakit ko papakialaman eh, hindi naman po ako yung business owner ng 7-Eleven. Una sa lahat. At una sa lahat, kung ako ang may-ari noon, may lakpa. Eh, nakita nyo nang 24 oras, eh di hindi siya nagsasara. Kaya ang masasabi ko lang, problema na nung may-ari yun. Kasi nga, naglagay pa ng lock 24 oras bukas. Yun lamang po at maraming salamat. Magtatanong sa'yo, Ms. Patricia Agapito. Hi, candidate number 10. Congratulations. Thank you, ma'am. Tanong ko sa'yo, madali lang. Anong kulay ka sa LGBT flag at bakit? So, okay. Sa isang payak na katanungan, maraming hihingin ko po ang katahimik na lahat upang maulawang po ang bawal sagutang na isinubat dito sa bawat karamihan. Sa bawat kulay ng miyembro ng LGBT community o sa bagahari, ano nga hubang kulay ang sumasagisag o lumalarawan sa aking pagkatao? Nababanaag na ating mga mata kung ano ang bawat kulay na nakikita natin sa litawang ating bahaghari. Marahil ang bahaghari ang simbolo na sa nagsasabi na kami pong kabaklaan ay simbolo ng itawag nating bahaghari. Ngunit kung sasalarawan ko ang sarili ko sa bawat kulay ng bahaghari, ano nga ho ba ito at bakit? Napakasimple lamang po. Marahil po ang pipili ko po ay kulay pula. Bakit? Sapagkat matamang po akong humaharap sa lahat ng diskriminasyon ng mga taong hindi kayo unawain ang kasariang pinili ko. Matapang ako, natatanggapin ko ang lahat ng pangusga ng mga taong na akala nila sila ay perpekto mula ulo hanggang paa. Ang pagiging isang kulay pula ko, ang pagiging matapang ko, yun po ang magiging sandata ko upang ipakita sa lahat na hindi lang ako basta bakla na umakit ang tablado. Ako ay isang bakla lamang na kahit kailan papatawarin ko ang lahat ng taong nagkakamali sapagkat sa mata ng Diyos, sa mata ng akin bilang isang tao, lahat tayo pantay-pantay, anuman at kung sino ka man dito sa mundo. Maraming salamat po.